welcome to my vlog! Sana nagustuhan niyo yung previous vlog ko before. So, yun, nakakaloka. Nakakataba ng puso, guys, for a day. Nagkaroon ako ng 1,000 something subscribers. So, hindi ko alam paano nangyari yun. But anyway, I'm so thankful. So, thank you, guys. Actually, before, kasi nung nag-vlog ako before, nagkaroon ako ng like 500 subscribers before. Tapos, nung nag-stop na ako mag-vlog, parang nagkawalaan na sila. So, yun, parang hindi na nila ako pinapanood. Like, tapos, yun, nung tumaba naman ako ng sobra, kasi after ko mga anak, sobrang tumaba talaga ako. So, nahiya naman na ako mag-vlog, kaya yun, nag-stop ako. Tapos, bumalik ako ulit after, yung medyo pumayat na ako ng konti. Tapos, nag-stop ulit ako kasi parang at that time, naka-maternity leave ako. Tapos, nung bumalik na ako sa work, parang yung transition from a full-time mom, tapos work, parang mahirapan talaga ako. So, yun, then, ang ginawa ko naman noon, nag-stop ulit ako, tapos ngayon ulit, sabi ko, try ko nga ulit mag-vlog. Tapos, parang nakakataba naman ng puso, although, hindi naman like bongga-bong, dami nanonood sa akin, pero like, yung pakunti-kunti, kahit nga 10 viewers lang sa isang vlog ko, like, happy ng lola niya. So, thank you sa inyo, guys. Sana patuloy niyong supportan yung channel ko. Actually, kaya ako nag-vlog, kasi gusto ko to, plus, alam niyo naman sa mga previous vlog ko before, kung napapanood niyo, nag-iipon ako ng mga bottles. So, like, like yung mga soda water kasi mahilig kami doon. Hindi naman kami gaano sa Coke. Yun, iniipon ko siya. Plus, may mga kaibigan din ako na, thanks Jade, na super, bait. Plus, Ate Edna, mag-iyan. So, may mga kaibigan naman ako na, na super bait, na binibigyan talaga ako ng mga, ng mga recycled na bottles nila. So, yun. Actually, naka 100 plus na ako. So, pag uwi ko sa Pinas, ang gagawin ko, bibili ako ng something. I'm not sure yet kung damit or pagkain. Siguro pagkain. Tapos, ibibigay ko sa mga katutubo sa Sambales. So, pag, di ba, pag nagkaroon ako ng, ng income sa YouTube, which is, seems impossible. Pero pag nagkaroon ako, actually, malaking tulong siya para sa mga katutubo. So, yun yung gusto ko. At saka, pag naman pinalad, hindi natin alam, di ba? Magpinalad na may konting pera. Kasi may mga di ba? Like yung rights lang ng mga lupa na super mura. So, plan kong bumili. Tapos, gagawin ko siyang community garden sa amin. So, parang gano'n. Like, mapupunta talaga siya sa sa mga kababayan na sa Pinas na talagang nangangailangan. So, yun yung plano ko naman. Plus, gusto ko to eh. Feeling sikat lang ako eh. So, yun. So, sana supportan niyo itong channel ko. So, ang ganda ko ngayong araw na to, magluluto na ako ng pagkain ni baby. Tapos, konting chikahan yan. So, yun. Hi, guys. So, yung lulutuin ko is yung pagkain ni baby. Ito yung salmon. So, bumibili ako ng organic salmon. So, wild salmon siya. Tapos, hinahati-hati ko siya. So, si baby, kasi maliit pa naman siya, kunti pa lang din naman nakakanya. So, isang ganito plus mga gulay. So, yun. So, sapat na sa kanya yun. So, actually, sabi naman nila, di ba, half-half lang daw yung pagkain ng baby. So, 11 months pa lang naman si baby. So, ito yung pagkain niya. Maubos niya to. So, ganito lang siya. I-steam ko lang siya. Tapos, yun. Haluan ko lang siya ng, ng zucchini kasi favorite niya yun. Tapos, carrots. Yun, hindi na siguro ako magluto ng potato. Hindi siya gaano mahilig eh. So, hindi ko pa siya na-try ng rice. Kasi diba, sabi nila, wag bibigyan yung baby ng rice before one. Kasi, high in arsenic yung rice. Diba kasi sa mga, hindi na kasi natin alam kung saan galing yung rice. Kahit sabi mo pa na organic pa yan. Kasi, diba, mga pesticides ganun. So, very high in arsenic yung rice. So, lang siya, potatoes, ganun, carrots, zucchini, ganyan. Yung yung mga binibigay ko kay baby. So yun guys, kasi kasi night shift ako, pagdating ko sa bahay, nag-coffee ako, tapos kasi gutom na gutom ako, hindi ako nagbaon talaga. So, kumain ako ng napaka-konting, meron kaming yung basa na isda, super favorite ko siya talaga. So, nilalagyan lang ni mama ng harina, tapos deep fried siya. So, sarap. Tapos, garlic rice. So, yun. Sa mga nasa Australia, as in, wait lang. Bili ko ng ganito, fried garlic. So, ganyan siya sa mga Asian shop. As in, super sarap niya. Tapos, ihalo niyo lang siya sa rice kahit walang matika or anything. Halo niyo lang siya sa rice. Super sarap talaga. So, yun. So, yun yung kinain ko kanina. Tapos, pagkatapos ko kumain, nag-coffee ako. Tapos, yun. After ko na-coffee, nag-browse konti sa Facebook. Tapos, sa YouTube.
minutes natulog na. Tapos pagising ko ng 3 o'clock, wala si baby kasi pumunta sa lola niya. Mag-isa ko lang sa bahay, si mama, gumala din siya. Tapos yun, ako lang. So, pagising ko, ano lang, relax-relax lang, pengen sa umuwi si baby. Nasirang moment. Tapos, yun, hindi na ako nagpalit ng damit kasi lalabahin ko rin naman to. So, bakit pa ako magpapalit, diba? So, nakamatulog ang pengen. Ito yung realidad. So, there you go. Nakita nyo na, ganito ako. Ito yung realidad. So, ganito yung itsura ng lola. So, guys, ito. Ito yung pagkain ni baby. I-steam ko lang siya. Plus, ito naman kay hubby. Ano siya? Kale. So, yeah. So, itong kale na to, ano siya, gagawin ko siyang omelette. So, super sarap talaga niya, guys. At saka sa mga ano dyan, nag-garden. So, pag nakikita niyo ganito, pwede niyo siyang ilagay sa tubig, tapos tutubo to, guys. Or itanim niyo na siya direct sa lupa. So, tumutubo talaga to. May ganito dati si mama, tinanim niya. So, yun. Tapos namulaklak siya, tapos ang dami na namin kale. Kaso, ang nangyari, inuud siya, plus, ano, kasi, lagi kami nagugulay. So, yun, kunti lang yung gulay. So, hindi kinulang kami. So, yun, ito bumili si hubby ng ano, ng kale. Sino dyan yung ano, yung may separate na ano, na sangkalan para sa ano, sa mga gulay, sa mga karne, ganun. Super, ano siya talaga, no, hygienic pag ganun yung ano, yung way ng ano niyo sa, or pag-organize niyo sa kitchen. Kasi alam niyo na, kasi pag, di ba, pag karne talaga, kailangan niyo siyang ano talaga, pag wala kayong dishwasher, kailangan niyo siyang bandian ng mainit na tubig, ganun. So, yun, pag, at least pag ano, pag may iba kang sangkalan, like alam mo na gulay lang naman, so pwedeng light lang yung pagliligis. Dito pa nilalagay yung mga scraps namin ng mga ano, ganito, gulay. Tapos silalagay ito din mama sa compost niya. Actually, sa lupa namin, meron din dun ginawa yung asawa ko na compost. So, pili ko lang, hindi siya successful, pero sabi niya successful yun. So anyway, tignan natin. So, isasama ko pa yung minsan doon para makita nyo. At saka, ano, may renovation tayong gagawin doon. Hindi kasi meron kaming caravan na binili. Tapos, yun, nire-renovate ko siya. Actually, hindi ko pa siya na-start. Hindi pa ako nag-start mag-renovate ng bongga-bongga. So, yun. So, hopefully bukas, pag hindi ako super pagod sa work, pupunta ka doon para, ano, para maglinis. Tapos, yun, magpipintura tayo. Tapos, para makita nyo na kung ano yung improvement doon sa caravan. So, dadalhin ko kayo doon. Ayan na yung salmon, guys. Lumabas na yung ano niya, yung mantika niya. Tapos, yan pa yung carrots. Kasi medyo matigas talaga ang carrots. So, yan. Tapos, ito naman na yung omelette. So, guys, ito yung pagkain namin ni mama. So, soup siya galing sa, ano, sa biyanan ko. So, yan yung, ano, yan yung ginawa niya. So, kaya si hubby, ano siya. Kasi ito na yung lunch niya kanina. Tapos, si baby din. So, iba yung pagkain ni hubby, ano. Kaya nilutuan ko siya ng omelette. Tapos, kami naman ni mama ito. Tapos, transfer ko naman ito dito para baon ni hubby. Hindi kasi kami mahilig sa plastic container na ganito. Lalo na pag ilalagay siya sa microwave. So, best talaga na gumamit ng ganito. So, hindi talaga ako gano'n sa, ano, sa plastic. So, guys, yan na yung pagkain ni hubby. Ito na yung, ano, yung omelette. Tapos, ito naman yung pagkain ni baby. So, siya na yung nagsusubo sa sarili niya. Kaya ganyan, super soft. So, yan yung baon ko. So, ano siya, pad thai. So, yun. Nakalimutan ko naman sabihin kay mama na gusto ko yung chicken. Pero, yan. So, anyway, hindi ko alam kung magkakalat ulit. Pero ano siya. Super yummy. So, Sunday naman, last day. kaya, gusto ko naman maiba. Kasi, normally, kung ano yung inuulam namin, yun yung baon ko. So, pero nag-crave ako nito. Gusto ko talaga. Tapos, guys, ano, masarap to isama sa, ano, sa kanin. Kain sa kanin. Para sa akin, ah, hindi naman siguro sa lahat. Pero masarap to isama sa kanin. Kanin. Ang sabi mo, Bob? Kain na, sabi ni Bobby. Mmm, masarap ba?
yummy. Yum, yum. Clap your hands, Baba. Clap, clap, clap. Ta, Mommy. Ta, Mommy. Wala na, marami